Boom, zoom ko. Just like that, mga idolo, 5G na po, di ba? Ito na po ang proof na 5G talaga ang nakikita ko, di ba? Just like that, napakalupit. Hello mga idol, welcome back sa ating channel. Okay, for today's video, meron ako yung tuturo sa inyo technique or strategy mga idolo kung paano nga ba makakuha or malock, okay? Kung paano malock ang 5G mobile data or kumbaga permanent 5G na po ang inyong signal. Well, idol, kung gusto nyo malaman yun, stay tuned and watch my full video, okay? So, pero bago yun mga idolo, bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo mga idol. Okay, and kapag nakapag-subscribe kayo, comment nyo lang sa baba ay subscribe. Dahil maalan nyo, idol, isa kayo sa mga pili kong manalo ng pag-giveaway ko if umabot na tayo ng 70,000 subscribers. Asa doon mga idolo, meron pa tayong 65,000 subscribers, diba? Napakalaki na and napakabilis lang. Kaya kung sa'yo, subscribe nyo na mga idolo. Nga pala, pakisubscribe din po itong new channel natin sa baba. Ito po ang Upa Cardo. Kasi po, pipili rin po ako ng manalo dyan, okay? So, I'll choose 5 winners, okay, kapag nag-subscribe kayo dito sa aking new channel, okay? So, subscribe nyo na mga idolo. Thank you so much, okay? Nga pala, disclaimer, para lang po yung sumilig mag-CodeM, okay? So, para sa mga CodeM lovers dyan, yun po yung content ko dito about CodeM po, okay? So, yun mga idol, back na natin. Now, okay, so dito mga idol, so meron po tayong isang sikretong app, okay? Sikretong app na kailangan natin i-download. So, ano nga bang app yun? Later, papakita ko sa inyo. Pero, but first, meron po akong papakitang APN for 5G mobile data or lock 5G mobile data. Okay, so tara, ano nga bang APN yun? Punta po tayo sa ating SIM card settings. Okay, so yun, long press ko lang. Tapos punta po tayo sa kung saan po yung gusto nyong, what you call this, gawing 5G. So in my case, gawin ko pong TNT. Gusto ko pong gawing 5G ang TNT ko. Click natin yan. Tapos, kung makakita nyo mga idol, ito po lagi kong sinasabi, dapat naka-on po data roaming, dapat naka-on pong BLT calls. Yan, dapat naka-on po yan, tapos naka-off po yung Wi-Fi calling. And then kung makakita nyo sa preferred network type, 4G, 3G, 2G, auto lang po yan dyan, okay? So click nyo po yung access point names na yan. Ito po, add po tayo ng APN for 5G. Na ito pong gagamitin ng APN is ito pong Smart LTE na talaga naman magbibigay sa inyo ng 5G signal or 5G mobile data na naka-lock in, okay? Now click natin yan. Kung makita nyo yung zoom ko, 4G pa rin, di ba? 4G plus pa rin. Now later gawin yung 5G yan, okay? So pero what you call this, mag-add na kayo ng APN dyan, click nyo yung plus na to, tapos gahin nyo po kung nakalagay dito. So nakalagay po dito is the name is Smart LTE, so big letter po lahat yan. And then sa APN, Smart LTE, small letter without space, okay? Okay, so yun. Now, sa proxy, support, sa username, sa password, sa server, and sa MMSC, MS proxy port, wala pong nakalagay dyan, okay? So as you can see, blanco po lahat dyan. Pero sa name at APN, meron pong nakalagay dyan, okay? So scroll down pa natin. Sa MCC, 515 or 515. Sa MNC naman, 03. Okay, type nyo lang dyan. Tapos sa authentication type, click nyo yan, PAP. Okay, so yan, PAP ang i-click nyo. So sa APN type, default lang. Type nyo lang literal na default. Without S ha, default lang talaga siya. Tapos sa APN protocol, click mo yan, IPv4 ang piliin nyo dyan. Okay, so ito, parang pong sa akin lang rin. Tapos click mo tong isa pang APN protocol na yan. I mean, roaming protocol. IPv4 din dyan, okay? So, sa bearer, as you can see, wala pong check yung LTE, and so on. Wala pong check lahat yan, maliban sa unspecified. So, ito lang po ang check nyo yung unspecified lang, mga idol. No? So, yun lang po dapat ang naka-check dyan, okay? So, yun po ang settings ng ating new APN, okay? So, ito pong 5G APN na to, na talaga magbibigay sa inyo ng 5G signal and 5G mobile data, okay? So, kung makita nyo mga idol, okay? Sana nalagay nyo lahat ng mga name dyan, no, or ng mga input dapat dyan, okay, para goods na goods. Tapos yan, check nyo lang. So in my case, hindi ko na-check kasi na-save ko na rin. So ito na siya, Smart LTE. So okay, now dito punta naman kayo sa Play Store. Dahil meron po tayong isang app na ina-download. So ano nga bang app yun? Ito pong app na yun, mga idol. So ito pong 5G na app na ito. As you can see, ginagalo-galo ko ngayon. So ito pong mag-force or mag-lock ng 5G mobile data sa inyo, okay? So tara, punta po tayo sa ating Play Store. Tapos type mo lang 5G. Okay, tapos scroll down mo lang po ba, sanapin-napin natin mga idol. So hindi ko po makita dito, nahihirapan ako magarat ng app na yun. Okay, so wait for it. So ito po siya, as you can see,
Ang name po is 5G 4G LTE Force, okay? So meron po siya hanapin, okay, sa pinakababa pa, pero makita nyo naman yan. Basta yung logo is 5G, tapos meron po siyang signal bars dyan, okay? So click mo yan, tapos install mo lang. Kapag na-install mo, as you can see, kung makita nyo, 1K downloads pa lang, so napakabago. So tara, ito po ang i-share ko sa inyo, is napakabagong app na kung saan legit talaga na magbibigay ng 5G mobile data, okay? So yun, kung makita nyo, okay na yan. So back na natin. So assuming is na-install nyo na ng mga idol, no? So tara, back na natin yan. Nga pala, okay, mag-aala, napakalit na lang sa ISTE nito, okay? So I think 4MB lang, hindi ako nagkakamali. So yun, and then open po natin yun. So asan ba yun? So ito, open natin yan. So kapag na-open mo, ito pong lalabas dyan. Boom, just like that, ito pong lalabas agad. Now kung makita nyo mga idol, yung phone ko, check natin is if 5G compatible siya. Click ko, ah. Now kung makita nyo, device not supported, ibig sabihin yung phone ko is hindi po 5G, okay? So yan, as you can see sa pang-click, o diba, device not supported talaga. So ibig sabihin hindi po ako 5G. So sa 4G checker naman, let's see. Ayun, gumana siya. Ibig sabihin 4G lang po itong phone ko, okay? 4G or 4G plus lang, okay? Pero mumaya, I'll show a magic. Gagawin natin 5G mobile data yan, okay? Kahit dito ay supported, diba? Device not supported. Pero later mamaya, magiging 5G yan. So tara, lock 5G network tayo. Click mo yan. Kapag kinik mo yan, dyan ang magsimula ang magic. Click natin yan. So eto na, dito na po tayo sa phone information. Now kung makita nyo mga sa set preferred network type, okay, click mo yan. Tapos kapag kinlik mo yan, gumakita mo mga idol, so napakarami pong options dyan mga idolo. So dapat ganito rin po yung options nyo na kung saan meron kayo sa mga phone nyo, okay, para makakuha talaga kayo ng 5G or 5G signal or 5G mobile data, okay? So tara, ano, as you can see, yung magbibigay po dito ng 5G signal is ito pong LTE only, okay? Now, yung magbibigay naman po ng 5G mobile data is ito pong NR only or NR LTE. So yan po. And so on, basta yung salitang NR or may letter na NR, yan po ang magbibigay ng 5G mobile data sa inyo. Okay. So kung makita nyo mga idol, so napakarami po sa akin dyan na kung di kayo maniwala, well, okay, mag-ala, I'll prove you na magiging 5G yan in just one click lang. So ano, tara, let's start na. Click ko na in 3, 2, 1. Okay, there we go. As you can see, wala pa rin, ayaw pa rin mag 5G. Gamitin natin yung APN na yung kanina. Okay, so where is it? Now, nga pala, kung makita nyo mga idol, 5G na po nakalagay dyan sa preferred network type ko is naka 5G na po yan, okay? So, as you can see, 5G, 4G, 3G, 2G, auto na po yan nakalagay dyan, di ba? Napakalupit. Yung APN kanina, so ito po, nagamit na natin. As you can see, hindi pa rin siya nagpa 5G. Now, kapag kaganyan, try mo airplane mode. Okay, just open ko ulit. Just wait. Okay, so ayaw pa rin. Kapag ganyan, kapag ayaw pa rin, punta ka pong set preferred network type ulit. Okay, tapos piliin mo lang NRLTE. Yan, click mo yan. Okay, 4G plus pa rin siya. Ayaw niya mag 5G. Ganun talaga, tsaga-tsaga lang hanggang sa mag 5G yan. No? Try natin ulit. Okay, ayun. Off ko, on ko ulit. Okay, so wait for a while mga idol, no? So dapat meron kang patience sa pag-antay dito, idol. Okay, so yon, wait lang. So ayun na, wait. Clear mo lang yan. Tapos open mo ulit ng data, home mo. So as you can see, 4G pa rin siya, okay? Try natin ulit, asan na yung app na yun. Open natin ulit. Kailangan mapakita ko sa inyo yung 5G mobile data para ma-proof po talaga sa inyo na 5G ito, okay? Start. Lock 5G. Tapos, yung pinakahuli, let's see. Wait, boom. Zoom ko. Just like that mga idolo, 5G na po, di ba? Ito na po ang proof na 5G talaga ang nakikita ko, di ba? Just like that, napakalupit. O, di ba? Yun lang mga idol, di ba? Tapos, tatandaan nyo lang, ang NR po ang magbibigay sa inyo ng 5G. As you can see, nag 4G plus kasi nga po hindi stable ang 5G sa aming lugar. Okay, so yun lang mga idol. No? If you like my video, don't forget to download up to mga idol. Napaka-importante niyan. So, zoom ko lang. Okay, yun. 5G na 5G. O, diba? Napakalupit. Okay, yun na nga. If you like my video, please leave a like naman dyan mga idol. Hindi mo katagal pa mga idol. Till next time. Peace out and keep safe, everyone.